On the spot, at ngayon ay nakabang na via Zoom ang Secretary General, no? Maraming balita kasi tungkol dito. Ang Secretary General ng Hukbong ng Pagbabago, HNP, walang iba kundi si Anthony Del Rosario. Good morning, sir. Si Danny po at si Tony, on the spot po. Good morning po, Sir Danny, Sir Tony. Good morning po sa inyo lang. Oo. Unahin ko na, sir. So ngayon ay official na na umalis na ho ng HNP, si Mayor Sara. So ano ho ba ang balita? Pinasabi ba sa inyo kung ano ang balak niya? Kasi marami ang speculation na umiikot ngayon kung ano ang magiging plano niya after leaving HNP at sumali ho at sumalip sa lakas CMD. As of the moment po, hindi pa namin nakakausap si Mayor Sara. No? Ever since she filed her letter of resignation from HNP. Yesterday morning po at around 7:30 in the morning, she texted me that she would be flying to Balestin and also to Cavite and then eventually back to Davao last night. No? Uh-huh. And I received the handwritten letter sometime before 10 o'clock. And of course, we were surprised and I tried to get in touch with her then. Unfortunately po, nasero plano na siya mapunta Balestin kaya hindi kami nang mag-usap. And of course, I already informed our officers within the party with regards to her resignation. And today, we plan to have a meeting among ourselves and hopefully be able to talk to Mayor Sara to find out what her real plans are. No? With regards po sa 2022 elections, I think it is very clear from her withdrawal. Of course, we were also surprised when she withdrew her COC for mayor on November 9. No? We had no idea that she was going to do that. But of course, by her mere withdrawal on November 9, I think it's very clear that she's going to be running for a higher position. No? Kasi hindi naman siguro siya mag-withdraw ng COC for mayor kung wala siyang plano, di ba? But of course, as of last night, well, as of yesterday, we were also equally surprised that she joined right away a party, no, a national party, which is Lakas. We were expecting her, of course, to join after we received her resignation. We were expecting her to join a national party, but we did not think it was going to be within the next 20 next hours. Diba? Ganun kabilis, no? We were thinking that baka by today or the following day, she would make the jump to a national party. But of course... Hindi ba sumama loob ninyo? Kayo parang handwritten note lang. Oo, sir, na ang nagtatag mismo sa inyong grupo, alam ko naman, founding chairman si Mayor Inday Sara, na siya pa mismo ang lilisan sa grupo ninyo ng ganun-ganun na lang. Ni wala mang kinausap sa inyo. Sabi nyo nga, nagulat kayo. Nag-iwan lang ng handwritten note, ni hindi man lang yung formal meeting na sinabi sa inyo na aalis na ako ha, bye-bye. No. Parang ganun-ganun na lang. Doesn't that give you at least na parang a feeling na hindi kayo pinahalagahan ng founding chairman nyo? Actually po, I think you can see from my face I'm smiling. I'm very happy she actually did it. Smiling but crying on the inside. kasi medyo kakaiba eh. Externally and internally po. You know, initially when I first received the when I first saw the letter, of course, my initial reaction was I was actually sad, you know, that she resigned without even telling us beforehand that she was going to do that. But you know, after thinking about it for several hours on my own together with the other officers of HNP, looking at her handwritten letter. Resignation. We concluded that she really decided to do this prior, siguro, to her boarding the plane, di ba? And siguro in her mind, spur of the moment, ganon. Meron po siya ano? Ang tingin po namin meron siyang gustong gawin, and she probably did not want to consult anybody anymore, para she can do what she wants to do without any interference, no? So I think that's probably what was going through her mind at that time. And kami po, alam mo, we've been waiting for her to do this. We've been waiting for her to file. We wanted to her to do it before October 8. But unfortunately, a lot of things happened and she was not able to do that. She instead filed for mayor. And we were also happy that she finally made that decision. But of course, we're even happier now that she changed her mind and she's now gunning
for a national position in 2022. Mm-hmm. Karing Danny. So, ibig sabihin, palang okay lang din pala sa inyo dahil talagang all the while, you were expecting na gagawin niya talaga yun. No? Kaya lang, nagulat lang kami ni Partner Tony because just a handwritten note will parang okay na ho sa grupo. Eh. Parang siya nga ho yung nagtatag dyan. Eh kasi po eh, alam naman ninyo eh, you know, politics po eh, no? A lot of things can happen overnight. We respect whatever her decision will be when it comes to her plans in 2022. Kami po sa HNP, we're just here to support her in whatever her decision will be. And we've been urging her since early this year for her to go for it. Pero we also know the challenges that she went through throughout all these months, no? And that's why we're very happy that she decided to do this already. Meron ba kayong info kung ano ang tatakbuhan niya, presidente o vice president, para maikli lang po? May info na ho kayo? Dalawa lang po yan, ano? President, vice president po. Okay. So hindi nyo alam po anong position? Sa tatlong araw po, maraming pwede pa mangyari. Okay. Sige po. Okay, meron partner, pong, okay na ako. May ipahabol ako. Meron pong nabanggit po ano si Lakas tawag dito. Co-chairman ano si Danilo Suarez. Danilo Suarez. Controversial po yung kanyang panukala na posibleng kung talagang hindi po mapili kung sino dapat ang magpresidente ay maaring tumakbo na lang ano na vice president. Si Bongbong Marcos at kung sakaling manalo si Inday Sara at si Bongbong Marcos ay pwedeng tatlong taon lang na manungkulan bilang pangulo si Inday Sara at after 3 years isasali naman niya yung presidency kay Bongbong Marcos. What do you think of that idea? That's a very bad idea. I don't see that happening. No? That's pure speculation. I don't think Sara will agree to that kind of a setup. Term sharing for presidency, that's a very bad idea. Alam naman natin, sir, that a presidency with a term of 6 years is not enough to do the things that you really want to do for this country. So much so, if it's only 3 years, diba? So, kung ako po siya at tatanungin niya ako, wag na lang po. Wag na lang siyang tumakbo na presidente kung ganyan lang ang maging... Ayun! Sige. Okay. Eh kayo po ba sir, wala ho ba kayong balak lumipat ng National Party rin? Baka may mga kasamahan. Hindi, ibig sabihin ano? Baka may mga kasamahan po kayo because they feel that their loyalty to Inday Sara will transcend your party. Eh kailangan sumama siya sa kanya para siya ay suportahan nila habang siya ay nasa Lakas CMD. Ganun po ba? Do you feel that there will be defections from your party to Lakas? As of the moment po, it's very hard to say, no? But kami, ako personally po, I don't see that happening. But, you know, later today, we're having a meeting together with the other officers of HNP. We will have to see po kung ano po ang magiging decision ng grupo. But again, we will have to wait and see kung ano pong Baka sa susunod na mag-interview kami sa inyo, pakilala na kita as Anthony Del Rosario, ang bagong Secretary General ng Lakas PMD. Hindi naman. Hindi naman siguro po. Baka magalit po si Butch Pichay. Okay. Okay. Sige. Okay. Thank you so much, Sir Anthony Del Rosario. Sec dyan po ng hugpong ng pagbabago. Sir, balitaan niyo po kami ha, pag may contact na kayo kay Inday Sara. Opo. Thank you so much po sa panahon. Salamat. Thank you. Salamat.